Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Malayatyon. Tayo mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Boss Balita TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, gigirahin na dito China. PBBM nagulat kay Gibo, nagdeklara na militar dumating lahat sa Batanes. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ano mang sumasalarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang sabihin ni Sekretary Gibo, manda ang China sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, tinawag ang China ng nag-iimahinasyon matapos ilabas sa kanilang pahayagan na napalayas daw nila ang Pilipinas. Ayon kay ADG Malaya, hindi totoong nataboy nila sa Bajo de Masinloc itong BRP Magbanwa dahil sa totoo nandun lang ito nagpapatrolya. Hindi totoong naitaboy. Gusto lang magpasikat sa mundo nitong China. Una-una, walang katotohanan yung sinasabi ng China, no? Again, it's a figment of their imagination. Meron tayong isang Coast Guard vessel, yung BRP Teresa Magbanwa, na nandun ngayon, no? Ngunit itong sinasabi nila na drove away a Philippine Coast Guard vessel, hindi po totoo yan, no? Our Coast Guard vessel is still there, is still patrolling, at yung mga sinasabi nilang pinalis yung ating Coast Guard has no basis. Ayon pa kay Commodore Trinidad, wala na tayong nai-record na mga insidente ng pananaboy mula nang siyang magsimula bilang bagong komodor at hindi na itong si PCG Tariela. Dito nga mga kabalita natin, natila nga ba na ispaiparating ng mga chekwang to ng China nga na talagang tayo ang pinapaalis o pinapalayas nila dito nga sa West Philippine Sea na kung saan umano talagang iniwan na natin ito at tuluyan natin itong ating natalikuran. Na kung saan talaga nga yung mga pinapakalat at talaga nga pinapalaganap ng mga chekwang to ng China walang katotohanan o walang katuturan nga na talagang ang nais lamang tila nga ba talagang magpakalat ng mga propaganda o ng mga hindi tamang pagpapahayag no sa ating bansa nga na talagang nais palabasin na natatakot tayo sa mga chekwang to o sa China na ang katotohanan talagang itong mga chekwang to hirap sila nga tuluyang makuha o makubkub nga itong West Philippine Sea dahil sa pinapakita nga ng ating bansa o ng ating mga hukbo na talagang hindi nga iiwan o hindi nga isusuko yung ating teritoryo sa kanila na kung saan ay talagang lumilikha lamang na kanilang imahinasyon ito nga pagnanais ng mga chekwang to ng China na tila nga ba'y nangangarap ng gising na tuluyan nilang makukuha o makukubkob yung mga nais nilang teritoryo at tuluyan nilang mapapakinabangan ng mga nilalaman nito dahil ito naman talaga ang habol-habol ng mga dipungal na dipunggol na to na talagang tuluyang makuha ang mga nilalaman ng ilalim nga ng karagatan na talagang lubusan itong mapakinabangan nila upang talagang ito ya malaking depensa para sa kanila pag makuha nila itong buong West Philippine Sea talagang magagawa at magagawa ng mga chekwang to ang nais nila no sa mga sasakupin nilang mga teritoryo. Kaya ito naman ang pinaglalaban natin na talagang hindi nga makuha o makubkob ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to itong West Philippine Sea dahil malaki ang mawawala sa Pilipinas pag hinayaang makuha at mapunta to sa mga chekwang to o sa China dahil tila nga ba napakalaki nga yaman ang meron itong West Philippine Sea para lamang bitawan ng ating bansa. At ito nga ang patuloy nating iginigiit na walang karapatan itong mga chekwang to o itong China na tayo ipaalisin at tuluyan tayong itaboy sa sarili nating teritoryo na dapat nga sila ang lumayas at umalis dito dahil sila ang nanghihimasok o nakikisampid lamang sa sarili nating teritoryo dahil sila ang mga dipungal na dipunggol dito nga no, sa karagatan. At yun, tuloy pa natin. Western Command and Naval Forces West has been conducting regular rotation of troops and repositioning forces. It's not the first time that there was no interference, no illegal moves by the Maritime Militia, the Coast Guard, or the PLA Navy. So we have had activities in the past, foreign missions, that there was no interference at all. Again, that is a claim that they gave from our end. We just conduct our mandate, interagency, Navy, Coast Guard, the Municipal of Kalayaan. So they may say what they want to say, but we just continue our mandate. Samantala, nag-utos naman si Secretary Gibo na palakasin ng AFP ang Batanes sa depensa dahil ito ang pinakamalapit at nakaharap sakaling maggerang Taiwan at China. Kaya dito nga mga kabalita natin, no, na kung saan ay pinapakita lamang, syempre, na ating talagang
bagong talagang opisyal eh, talagang patuloy nila nga paninindigan na hindi nga nila titigilan itong West Philippine Sea na talagang patuloy na magpapadala syempre ng ating mga hukbo. Ng ating mga hukbo at hanay at patuloy nga yung resupply mission na talagang ating ginagawa dito nga no, sa sarili nating teritoryo. At hindi nga papatinag o talagang hindi nga papaawat sa pagnanais ng ating bansa no, na maprotektahan ito at talagang natuluyang magawa nga ang nararapat para sa ating teritoryo at hindi nga no, nababahala sa anumang hakbang o galaw nga ng mga checkwang to na maaaring gawin no, sa ating hukbo o hanay nga na kung saan ay mas lalo pa nga pinapatibay at pinapalakas yung ating puwersa at paninindigan na talagang yung ating mga armas na pwedeng italaga siyempre sa ating mga teritoryo at talagang ito ang pinapakita sa mga checkwang to na talagang hindi nga natatakot yung ating bansa o yung hukbo nga talagang nakatalaga dito nga sa West Philippine Sea. Na dito pa nga ang isang importante yung tila nga ba paglalagay ng ating mga puwersa dito nga sa Batanes o yung ating mga armas na pwedeng ilagay dito na kung saan ito ang pinakamalapit talaga sa Taiwan na talagang maaari talagang tumugon agad at talagang kitang kita yung mga gagawin ng mga checkwang to ng China dahil itong Batanes ay talagang isa sa tila nga batanaw itong mga checkwang to itong China na magandang spot upang talagang malagyan na talagang dito bumase yung ating mga hukbo o yung ating mga hanay at mga kagamitan na maaaring pwedeng italaga at talagang pwedeng magamit sa sandaling talagang may mga gagawing hindi tama itong mga checkwang to itong China at agad-agad nga makakaresponde syempre yung ating sandatahang lakas dito no? At yun tuloy pa natin. Buting maghanda na sila, hindi yung natataranta sila pag nagkagera. Iniutos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagpapalakas ng territorial defense at security sa Batanes ayon sa Naval Forces Northern Luzon. Ginawa ni Secretary Teodoro ang direktiba sa kanyang pagbisita sa Naval Detachment sa Bulis Island at sa ginagawang Naval Forward Operating Base sa Mahataw sa Batanes kahapon. Ayon sa kalihim, ang Batanes ang tagapanguna sa pagbabantay sa northern baseline ng bansa. Kaya naman nananawagan ito ng pagdaragdag ng mga pasilidad sa Batanes Islands. Gayun din ang pagdaragdag ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa Batanes. Nakikiisa naman sa hadikain ni Secretary Gibo ang buong kasundaluhan ng AFP na isa pinapakita niyang pagmamahal na gusto niya pang mapalakas talaga ang AFP. Kaya bumuo sila ng bagong slogan laban dito sa One China kundi One Philippines. Mahalin natin ating bansa no, at tayo nagkakaisa for a strong country, we need to have a strong AFP. I think that that's the said it all. So sa question nyo if we are in favor or not. No, that is very specific already, Sir Victor. We stand for one Philippines. I think from that particular statement is already clear. But what is the stand of the armed forces? One AFP, one Philippines. Strong AFP, strong Philippines. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. At yan nga mga kabalita natin lang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga yung tila nga ba pag nanais ng mga checkwang to yung tuluyan tayo mawala dito nga sa karagatang nais nilang kubkubin at sakupin nga na kung saan ay talagang pinapahayag nila na umano'y talagang inalisan natin o talagang inatrasan na natin itong West Philippine Sea na tila nga ba yung kanilang imahinasyon ay talagang nais nila nga gawin nga talagang kanilang mga propaganda o mga taktika na tuluyan nga pagpapawala nga sa atin dito sa West Philippine Sea. Subalit nga sa katotohanan ay patuloy yung mga ginagawang hakbang at yung mga nais ng ating bansa na isakatuparan sa sarili nating teritoryo at hindi nga natatakot sa mga galaw o hakbang ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to na kung saan ay mas lalong pinapakita ang ating paninindigan at lakas at pwersa na maaaring itugon natin sa mga checkwang to sa China. Sandaling ay talagang ipagpilitan nila itong teritoryo na sa kanila nga umano mga kabalita natin na ito nga ang talagang patuloy na ninanais ng mga checkwang to ng China na talagang tayo ang umatras o tuluyan nating bitawan itong West Philippine Sea. Na yan ang nais nilang ipalagana po ipakalat sa kanilang mga propaganda na atin na itong isinusuko sa kanila no mga kabalita natin. Subalit sa katotohanan talagang hindi talaga isusuko ng ating bansa dito nga sa mga checkwang to dito nga sa China bagkos mas lalo pang ang pinapalakas
yung ating nagiging claim at talagang yung ating paninindigan na atin itong mga teritoryong naisaklawan o kunin nga ng mga Chekwang to ng China. Na dito naman yung ating bagong talagang official dyan ay talagang ipatuloy din yung pagbibigay nga siyempre ng importansya at talagang paninindigan sa ating teritoryo at talagang hindi nga isusuko at talagang patuloy yung pakikipaglaban na talagang patuloy yung pagnanais na ipakita sa mga Chekwang to na talagang hindi nararapat o hindi nga pwede yung mga galawan nila dito nga sa West Philippine Sea at handang harapin ng ating hukbo o ng ating hanay ang anumang magiging aksyon ng mga Chekwang to ng China. May isa ko tuparan lang siyempre yung ating mga galaw o yung mga plano na ating nga itinutugon nga sa sarili nating teritoryo dahil tayo ang may karapatan at hindi ang mga Chekwang to ng China nga na siyang pumigil at tila nga ba manghimasok dito sa ating karagatan. Bagkos lalo pang ipapakita ng ating bansa o ng ating hukbo yung ating talagang karapatan dito nga no, sa West Philippine Sea. Na kung saan dito pa nga mga kabalita natin yung talagang pagpapalakas at talagang pagharap nga sa mga Chekwang to sa China nga sa tila nga ba sitwasyon na maaaring mangyari kaya yung mga base na maaari pang magawa o italaga. Na dito nga ay nararapat ng gawin dito nga sa Batanes at talagang dito nga na ibuhos syempre yung ibang ating mga kagamitan na talagang yung ating madadaungan o magiging base militar nga natin ay talagang dito ay nakaharap nga sa mga Chekwang to o sa China nga na kung saan ay talagang kitang-kita yung magiging hakbang o galaw nga ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to kung sakaling ay may gagawin nga hindi magandang mga pag-atake o mga pagsalakay nga mga kabalita natin na kung saan ito nga napakahalaga nga syempre nga mga base natin na talagang pwede nga malagakan at malagyan nga ng ating mga sandata o ng ating mga hukbong talagang naglalayag eh talagang mas mainam na nakahanda nga yung ating bansa upang tumugon na talagang upang harangin ng anumang tangka ng mga Chekwang to ng China nga na kung saan ito nga yung tila nga ba ang isa sa mga nagiging hakbang ng Pilipinas ngayon yung talagang maglagay syempre ng mga dagdag base at talagang mga pasilidad na maaaring magamit nga sa ano't ano pa mga pwede nga maging takbo nga ng utak ng mga Chekwang to ng China na mga tila nga ba hindi magandang mga tugon no laban sa ating bansa na mahalaga at talagang pinakamahalagang bahagi yung tila nga ba pagpapalakas ng ating depensa at talagang tuluyang maipakita sa mga Chekwang to na kayang-kaya ng Pilipinas na talagang ibigay ang pwersa at talagang pagbibigay ng importansya no sa ating hukbong sandatahang lakas upang tugunan ng ano't ano pamang maging hamon laban nga sa mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kailan lang ba alam magkomento sa iba ba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.